buhay ngayon. Pasko'y maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang DZXL sa pagsalubong, sa pagsila ng ating Panginoong Jesus. Ang hiling sa Pasko'ng dating, Pasko natin ay papalain. Ang hiling sa Pasko'ng dating, Pasko natin ay papalain. Sa masaganang Pasko ng bawat Pilipino, DZXL ang kasama mo. Ligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa DZXL 558 Radyo Trabaho. Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang sakit? Kaibigan sa kalusugan, naiibang pamamaraan upang matulungang labanan ang iyong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. At ngayon, narito na ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Family Edition. Good morning! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa radyo. Ako po si Kuya Francis. Samahan niyo po kami dito sa DZXL 558 para sa ating programa, Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Dito po tayo every Saturday, 6 a.m. hanggang 7 a.m. Maganda po ang ating pag-uusapan. Napakarami ang matutulungan. Mga kaibigan, kamusta po ang inyong bagong taon? Sana po iligtas ang lahat at mag-umpisa po. Bagong dekada na po sa magbagong buhay. Alagaan po natin ang inyong kalusugan at alisin ang inyong mga karamdaman. Kasama ko po si Ate Tin, si Ate May at si Ate Ann. Pakilala tayo sa ating mga listeners. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa ating mga taga-subaybay ng Kaibigan sa Kalusugan. Sana po isang oras niyo ulit kaming samahan ngayong umaga na to. Marami tayong pag-uusapan. Napaka-importante po ng pag-uusapan natin, lalo na po sa mga kababaihan. Ako po si Ate Ann. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig. Ako po si Ate Tin, ang inyong kaibigan sa kalusugan. Makakasama niyo sa isang oras na talakayan tungkol sa mga karamdaman. Paano nga ba natin ito malalabanan at maiiwasan? Kaya tumutok lang po sa ating programa ngayong umagang ito. Maaari din po kayong makibahagi sa ating talakayan. Magandang umaga po, ako po ang inyong Ate May na kaibigan sa Kalusugan Family Edition. Sa ngalan ho ni Mr. Richard Nixon Gomez, ang ating inventor and scientist, sana po huwag niyo ilipat ang inyong talapihitan at maganda po at marami kayong matutunan ngayong umaga. Okay, mga kaibigan, ang topic natin for today ay walang iba kundi ang breast cancer. So ang topic po natin, marami ang may karamdaman na to, ang disease na to, na kababaihan. Pero kahit kayo po ay kalalakihan, kung inyong misis, ang inyong nanay, inyong lola ay may karamdaman na ganito, dapat po ay makinig. Dahil po kapag may isang may karamdaman sa isang pamilya, lahat po ay damay-damay na. Kasi sino po mag-aalaga sa kanila kundi tayo lang din, di ba? So mga kaibigan, breast cancer ang ating topic for today. Kung ikaw o ang inyong kakilala ay may breast cancer, magpunta sa ating mga free health consultation. Mag-text kay Ate Tin para sa karagdagang impormasyon, lalo na para makuha yung address. Text lamang po ako si Ate Tin sa 0919-001-0120. Ako po si Ate Tin. Okay. Ulitin po natin yung numerong yan. 0919-003-0120. Meron po tayo sa Monumento, Caloocan City. Ito po ay gaganapin sa umagang ito. So kung kayo po ay magbibihis na po, maliligo, makahabol pa po sa Monumento, Caloocan City. Ikaw ba ay may kidney stones? Hinatulan na kailangan magpa-shockwave o kidney operation? Magpunta sa ating free consultation. Sa Monumento, Caloocan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. 9th floor, Orange Building, Monumento, Caloocan, nasa pagitan ng Jollibee at Glory Lumber.
Para po sa mga pasyente natin ngayong araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 11 ng umaga, meron ho tayong libreng konsultasyon sa Monumento Branch. Pumunta na ho kayo doon. Hanapin niyo po along EDSA Monumento sa pagitan ho ng Glory Hardware at ng Jollibee. Makikita niyo yung Orange Building. Nasa 9th floor ho tayo, meron tayong elevator. Libreng konsultasyon sa kaibigan sa kalusugan. Alright, ito po ay gaganapin sa Monumento Caloocan City. Marami pa po tayong ibang mga tanggapan na maaari niyong puntahan. So stay tuned para marinig niyo po ang ating ibang mga address. So umpisa po tayo sa ating talakayan tungkol sa breast cancer. Mm-hmm. Ate Tin. Mm-hmm. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa breast cancer. Pero hindi lang po ito para sa mga kababaihan. Ano? Ito pong breast cancer, kahit ikaw ay lalaki, maaari kang magkaroon ng breast cancer. No, pero ano nga ba ang mga cancer cells na ito? Lahat tayo na pinanganak dito sa mundo, magmula nun tayo ay bata pa, meron na tayong mga cells sa katawan. Binubuo ang ating katawan ng trillions of cells. Marami to. Itong mga cells na to, nanganganak, namamatay, tumatanda. Yung iba, nakakalimutan na nilang mamatay. At yung iba, nagiging immature, nagiging cancer cells. No? Okay. At ang mga cells na to, ito'y buhay. Kung ano yung mga kinakain natin, kung ano yung mga iniinom natin, yun din ang kinakain ng mga cancer cells. Yung, kumbaga, parang sinasabi ni Ate Tin, halimbawa, mahilig kang kumain ng mga processed food, mahilig kang kumain ng mga karne, mahilig kang kumain ng mga junk food. Mm-hmm. Yan din yung kinakain ng cells natin. Okay. So yung mga pagkain na yan, actually, hindi naman healthy yan eh. Pwedeng makasama yan sa ating cells. Okay. Kapag once na punong-puno ho tayo ng mga free radicals na nakukuha natin sa pollution, chemicals ng mga pagkain, may preservative, hindi po maganda. Kasi pag naipon itong free radicals na to, maaring isa sa mga organ natin, eh pwede pong maapektuhan o magkaroon ng karamdaman. For example, yung free radicals, tumumpukan sa may breast. Ang mangyayari ho niyan, ang bukol, syempre ite-test pa po natin 'yan at marami pong gagawin na proseso para po malaman ko ito'y cancerous ba or hindi. Okay. So yung bukol abnormality 'yon. Oo. Dapat walang ganun. Oo. Okay. At yung mga cells na 'yan, 'di ba? Sabi nga ni Ate May, pag tumubo 'yan halimbawa sa breast, hindi ibig sabihin na ikaw kaagad ay may breast cancer. Okay. Meron tayong dalawang klase ng bukol, ha. Ito yung mabait na klase ng bukol, ito yung benign. And then yung isa yung salbahing bukol, ito naman yung malignant. Okay. Marami tayong proseso kung paano natin malalaman na ito ay benign or malignant. So pag may nakapa na bukol sa breast, magpa-ultrasound na kaagad. Mm-hmm. Sa ultrasound kasi maraming information na makukuha. Nandiyan yung quality ng bukol, quantity, tsaka yung laki ng bukol. Mm-hmm. Ano, marami tayong makikita dyan. Tsaka dito, makikita na rin natin yung mga tinatawag na BI-RADS. Mm-hmm. Okay, yung BI-RADS, important. Sa ultrasound kasi, dapat ang makita natin pag nag-breast ultrasound ng isang kababaihan or yung lalaki, dapat makikita dito na yung bukol is bilog lang. Mm-hmm. Yung bilog, maganda yung ganun yung ano niya. Niya. Oo, ganun ang itsura niya. Pero kapag nakita sa ultrasound na yun ay parang, alam niyo yung itlog na binagsak, sabog, parang hindi maganda ang, mm-hmm. ang kalalabasan ng kanyang ano na. Pero hindi ibig sabihin na wala kang nakakapa, wala ka ng bukol. Mm-hmm. Minsan merong mga merong kang hindi ka nakakapa diyan, pero pag nagpa-ultrasound ka, meron palang bukol sa breast. Mm-hmm. No? Kasi kadalasan, for example, pag medyo malaki yung babae, mm-hmm. o di kaya medyo chubby, kadalasan po hindi naman po talaga napapalpate or nahahawakan yung bukol. Minsan nasa may loob na part ng breast. Kaya ang maganda ho, yung ultrasound kasi naggumagamit yan ng matinding sound, hindi po yan radiation na safe po yan kasi sound lang ito, makikita po yung quality, kung ano po yung meron sa loob ng breast. Makikita kung ilang piraso, yung sabi ni Ate Tin, kung gaano kalaki at ano yung itsura ng bukol. Mm-hmm. Kaya ang mga kababaihan, dapat pagka tumutungtong tayo sa edad na 30 pataas, mas maganda kahit yearly nagpapa-breast ultrasound tayo o kaya naman mammogram. Mm-hmm. Yung mammogram naman yun yung merong radiation, no? Mm-hmm. Oh, ang sabi nga nila, medyo masakit yun kasi masakit. Iipitin yung breast. Pero mas preferred natin yung breast ultrasound na lang kasi mas kumpleto minsan ng detalya. Tsaka medyo mas mura po ito. Mm-hmm. Okay. So,
kung kayo po ay may resulta na po sa mga breast ultrasound, kung kayo po ay masinop na kumuha every year, tapos may nakita or di kaya may nakapalang at nagdududa, nagdadalawang isip na, dalhin po ang inyong mga resulta sa kaibigan sa kalusugan, babasahin po natin to, or di kaya bibigyan ng payo kung ano po ang inyong next step. So, kung bibigyan po ba ng gamot or kung bibigyan pa po ba ng request para sa karagdagang mga test, pag-uusapan po natin yan sa loob ng ating mga free health consultation. Kanina nabanggit natin, meron tayo sa Monumento Caloocan City ngayong umagang ito. Mamayang tanghali, ando naman ho tayo sa Ortigas, Pasig City. Ito po ang ating address. Namamanid ba ang inyong mga kamay at paa? Parang tinutusok ng karayom o minsan ay walang pakiramdam? Magpunta sa ating free consultation. Sa Ortigas, Pasig, tuwing Sabado, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria, kasunod ang Crown Plaza Hotel, kasunod ang Corinthian Executive Regency along Ortigas Avenue. Every Saturday afternoon, mamaya meron po tayong free health consultation na gagawin sa Ortigas, Pasig City. Ito po ay magsisimula ng alauna hanggang alas 4 ng hapon. Pero mas maganda kung alas 12 pa lang po nandun na kayo sa ating free health consultation. Ito po ay matatagpuan sa Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas, Pasig City. Kung alam niyo po yung Robinson's Galleria, makikita po sa likod na to ang Crown Plaza Hotel. Kasunod nito ang Corinthian Executive Regency. Nasa Unit 101 po ang ating tanggapang kaibigan sa kalusugan. Kung meron po kayong mga laboratory tests, mas maganda po kung dalhin ninyo. Okay. Tapos maaari din po mag-text kay Ate Tin para makuha yung kumpletong detalye o kung hindi nasundan ang address. I-text lamang po ako si Ate Tin sa 0919-003-0120. Ulitin ko po, 0919-003-0120. Kung kayo po'y magte-text, pakisabi ang pangalan, taga saan at ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Patuloy po tayo mga kaibigan sa ating topic for today, which is tungkol sa breast cancer. Ayan, so kanina napag-usapan natin kung paano nalalaman na may breast cancer yung isang babae. Yung pinaka-recommended po natin dito sa Kaibigan sa Kalusugan is yung breast ultrasound para makita natin yung quantity, kung ilan yung bukol, yung quality, tapos makita size din natin yung size, no? Importante din po yun. Mm-hmm. Sige, so ano na ang ating pag-uusapan ngayon? Mm-hmm. Pag-usapan natin yung sa ano, no, sa BI-RADS natin. Sa ultrasound kasi may merong mga BI-RADS kang makikita doon. Sa mga hindi pa sanay magbasa noon, pupunta sa ating tanggapan. Sa ilalim nung ano, meron mga BI-RADS category. Okay. Yung iba merong 0 to 6, yung iba naman 1 to 6 lang. Okay. Pero sa 0 kasi hindi natin gusto to kasi pangit eh. Pinapaulit pa rin natin to. So ibig sabihin, pag BI-RADS 0 yung resulta? Pinapaulit. Hindi siya klaro. Hindi siya klaro. Kailangan talagang ulitin. Okay. Oo. Then, pag sinabi naman nating BI-RADS 1, ito naman yung 100%, wala naman siyang walang bukol talaga. Yun ang pinakamaganda. Okay. So, sana BI-RADS 1 yung sagot. Okay. Then, pagka naman BI-RADS 2, 90% benign naman. May bukol siya, pero 90% benign. Okay. Sabihin, hindi cancerous. Hindi siya cancerous. So, maganda din yun. Okay. Okay din. Okay din. Pero mas maganda kung 1. Pag BI-RADS 3 naman, ito naman yung borderline. Pag suspicious. Probably. Ayaw na natin. Nung hanggang number 2 lang tayo. No? Then, pag number 4 naman, ito yung suspicious na. Nag-ano na tayo na baka ito ay cancer na. Ibig sabihin, sa ultrasound, nakita na hindi maganda itsura niya. Mm-hmm. Pwedeng matigas. Gas, or kaya naman irregular shape siya. Pag sa BI-RADS 5 naman, ang ano lang nakita natin doon na lumabas, mga 90 to 95% na ito ay malignant. Wow. Ito naman yung may clinical manifestation na. May nakikita na talaga sa itsura ng breast ng babae. At okay. Pag BI-RADS 6, ito yung pinakaayaw talaga. No? Confirm na ito ay cancer na talaga. Na biopsy na siya. Okay. So magiging BI-RADS 6 lang yun kapag na-ultrasound tsaka na biopsy. Biopsy na. Okay.
Yes. So, marami tayong klase ng biopsy ay na ginagawa. No? Ito yung fine needle biopsy. Pag fine needle biopsy naman ginagawa dito, ito yung may tutusukin. Kukuha ng sample, tsaka ititest ko ito ay benign or malignant. Oo, meron din pong excision biopsy. Kukunin yung mismong bukol, pero kadalasan ang kinukuha nila yung medyo irregular or pangit kapag na itsura na bukol. Kapag napakarami, pipiliin nila yung pinakapangit na bukol at kukunin nila yung mismong bukol at ititest nila ito. Kapag once na nalaman na pangit yung klase ng bukol, ibig sabihin, doon nila malalaman kung ito ba'y category ng anong virads ba. At yung pinakahuling uri ng biopsy, ito yung frozen biopsy. No? Ito yung patutulugin ka, tapos bubuksan yung breast mo, tapos kukunin pag nakita, kukunin yung ng sample. Pag nakita nila doon na mukha talagang cancer o kaya cancer talaga, minsan dumidiretso na ng mastectomy, operation na tatanggalin na yung buong breast. Pero pag nakitang normal, okay, hindi naman siya cancer, isasara ulit. Medyo nakakatakot yun, no? Pero Ate Ann, ayaw natin ng biopsy, no? Kasi itong cells na to, parang nakaano siya, nakabalot sa sukot. Oo, ito, syempre, limbawa, nag-fine needle ka, sinundot mo siya. So may posibilidad na iba, yung babulabog, makawala yung iba, kaya nagkakaroon minsan na kumakalat. Parang example din natin yung itlog, 'di ba? Meron siyang shell. Kapag once na nag-crack ito or nagkaroon ng butas, 'di ba? Bilangan natin na isang araw o di kaya ilang oras lang, pwede pong bumaho o di kaya maging bagok. Bugok yung itlog. Ganun din po mangyayari sa mga patient natin. For example, na yung bukol binayopsi. Tapos, syempre, it's either be malignant or benign. Mm-mm. Pero pag once na naging malignant yung result nito, pag once na nabutasan or na nakuha na ng sample, yung natusukan yung mismong bukol, pwede pong pagmulan yun na mas lumala. Yung butas na pinagtusukan, pwedeng lumapad at pwedeng mag-cause ng paglawak ng cancerous na nangyari sa pasyente. Mm-mm. For example, nagmula sa breast, pwede ho mag-travel yung malignant cells sa ibang part pa ng katawan. Saka maraming mga pasyente or maraming mga tao na may bukol na sa breast na gusto nilang ipabiopsy pero hindi nila alam kung ano yung pwedeng mangyari nga sa kanila. No? Ang purpose ng biopsy is para lang malaman kung ito ba malignant or cancerous. Malignant or benign. Pero kung gusto mo lang malaman, curious ka lang, pero wala ka namang balak gawin after ng pagbabiopsy mo, wag ka na lang magpabiopsy. Maawa ka na lang sa sarili. Yun yung sinasabi natin sa mga pasyente natin, Ate Ann, na kapag hindi sila ready sa susunod na procedure, wag na silang magpabiopsy. Kasi once na nalaman na ito ay malignant, automatic yun, susunod ng doctor sa kanila, magpa-chemotherapy, magpa-radiation. Kung ayaw nilang ng chemotherapy and radiation, wag na nilang ipabiopsy. Maraming mga pasyente na makikita natin, kahit sa social media nga, nakikita natin, meron silang bukol daw, at ano daw ang klaseng gagawin pag once na ibabiopsy. Yung iba curious, pero pag once na hula silang information talaga kung ano pwedeng susunod na gagawin nito, basta-basta na lang sila nagpapabiopsy. So, sa lahat ng mga pasyente nating may karamdaman na may bukol somewhere, kahit hindi sa breast and anywhere ng body natin, dapat po magtanong-tanong muna kayo, hindi ho bawal na magkaroon ng second opinion, third opinion. Pwede kayo magtanong anong magiging mangyayari kapag after ng biopsy. Dapat ready ho yung loob ninyo, hindi ko dapat basta-basta na lang sasabak dito dahil dapat ready kayo for chemo, radiation at iba pang mga process. Kaya ang mga nanay, mga ate, mga kuya, na kahit kuya kayo, baka may bukol or may kakilala kayo na may breast cyst or may breast cancer na ayaw naman magpa-biopsy or ayaw magpa-chemotherapy, mas maganda magpunta po kayo sa mga tanggapan ng Kaibigan sa Kalusugan para mabigyan namin kayo ng payo na mas makakatulong sa inyo. Ate Ann, meron tayong pasyente, lalaki siya, pero nagkaroon siya ng breast cancer dahil lang sa natamaan ng bola ang kanyang dibdib habang naglalaro siya ng basketball. Lalaki to, no, ate? Lalaki yan.
nagkaroon siya ng breast cancer. Oo, posible yan kasi sa 100 na mga kababaihan na may breast cancer, isa doon, eh, lalaki ho, nagkakaroon din ng cancer, saka breast cancer. Saka sa statistic, no, tayo, Pilipinas, ang nangunguna na cases. May cases na breast cancer. Mabuti sana kung nangunguna tayo sa mga pampansa. Yung mga palaro lang. No, pero yung breast cancer, ayaw natin maganda. Hindi maganda. No. So, parang hindi pa lalo tumaas yung numero yan, na yan. Huwag na tayo dumagdag. At para mabawasan din, supuin po natin yan, yung breast cancer. Magpunta po sa ating mga free health consultation, kaibigan sa kalusugan. Ate Tin, pwede sila mag-text sa'yo, no? Text lamang po ako si Ate Tin sa 0919-003-0120. Ulitin ko po, 0919-003-0120. Kung kayo po yung magte-text, pakisabi ang inyong pangalan, taga saan at ang inyong karamdaman. Ikaw ba ay may prostate enlargement? Nalaman ba na ikaw ay may prostate cancer? Magpunta sa ating free consultation. Sa San Fernando, Pampanga, tuwing Lunes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 na tanghali. Unit 1, Ground Floor, Garcia Building, MacArthur Highway, Dolores, San Fernando, Pampanga. 50 meters mula flyover ng San Fernando, makikita ang Estings Flower Shop, katabi ng flower shop. Every Monday morning, meron po tayong free health consultation dyan sa San Fernando, Pampanga. Ito po ay matatagpuan sa Unit 1, Garcia Building, MacArthur Highway, Barangay Dolores, San Fernando, Pampanga. Kung kayo po ay galing NLEX, kumaliwa po kayo dyan sa May Flyover. Hanapin nyo po ang Estings Flower Shop, katabing-katabi po tayo ng Estings Flower Shop. Every Monday morning po ang regular schedule ng free consultation natin dyan, pero once a month, nagpupunta ang ating inventor and scientist, at sa darating na Friday ngayong January 10, pupunta po siya dyan. Kaya agahan nyo pong pagpunta. Dapat mga minsan alas 5:30, marami na pong pasyente nagpupunta. Kung meron po kayo mga medical records, pakidala nyo po. So ang normal schedule natin ay tuwing Monday. Pero sa darating na Linggo, sa Friday naman tayo. Okay. So kung nahirapan po sa address, gusto pong makuha yung buong address, ito ang numero natin, 0919-003-0120. Mag-text po ng may kasamang buong pangalan, address, at ang inyong mga katanungan or karamdaman. So ang ating topic for today po, mga kaibigan, ay tungkol sa breast cancer. So ang bukol po ay isang abnormality sa katawan. Pero ang bukol ay may dalawang classification. Ito po ay maaaring benign, which is yung mabait. Maaari din po itong malignant or yung salbahe. So kung yung inyong bukol ay benign or malignant, mako-confirm talaga yon sa pagkuha ng ultrasound and sa pagkuha ng biopsy, no? Pero nasabi natin kanina na kung hindi po handa na magpa-opera or hindi po handa na magpa-chemo radiation, ay magdalawang isip ka na kung magpapa-biopsy ka na talaga. So, maaari pong dalhin sa kaibigan sa kalusugan yung inyong ultrasound, tapos bibigyan po ng payo. Okay, so sana tayo sa ating talakayan. Oo. Kung kayo naman talagang ayaw nyong magpa-biopsy at nagko-curious lang kayo, pwede naman tayong magpa-CA-153. Yan, magandang option din yun. Ito naman, blood extraction lang to. Kukuha lang ng sample sa dugo, doon madidetect na kung ito ay malignant or benign. Mm-hmm. Kadalasan, ang normal range nito, 0 to 35. Kapag once na lumagpas sa 35, malamang high risk tayo for breast cancer. Pero mas gusto natin sana below 35, pasok sa 0 to 35. Kasi ibig sabihin, may bukol lang po kayo, pero hindi ho ito active or hindi ho ito high risk for cancer. Kasabay din dyan, maliban sa CA-153, kasama din dyan yung CEA. Itong CEA naman ito, hindi naman ito para sa colon lang. Kasi sinasama din natin dyan kapag breast cancer. Minsan, negative sa CA-153 pero nagpa-positive sila sa CEA. Secondary test. So at least ito, magpapakuha ka lang ng dugo. Safe yan. Hindi siya, hindi ka gagalaw, hindi ka ooperahan, hiwa, so less ano siya, less invasive. So like yung sabi natin kanina, yung bukol ay mananatiling buo na hindi po natin bubutasan or tutusukin. So I think para sa akin, no, parang dito ako papanig. Less invasive.
Tapos kapag once na tumataas po yung mga CA15-3 or cancer cells, tinitest din po natin minsan yung CBC or complete blood count. Dito kasi nakikita kung ang hemoglobin, hematocrit at red blood cell po eh bumabagsak. Kapag once na mataas talaga ang cancer marker test po bumabagsak natin, bumabagsak ho ito ng parang opposite sila, no, magkabaligtaran. Mm-hmm. Pero kapag nagdahan-dahan, nagno-normalize yung cancer marker test, yung CA15-3, magtataas din ho itong hemoglobin, hematocrit, and red blood cell ng kusa. Kapag once na normal na po, yung dalawang test na yun, eh maganda din po yung resulta. Hmm. Makikita natin, malusog ang pasyente, hindi ho sila matamlay, makikita nyo, medyo mamula-mula na sa hindi na sila namumula. Wow, okay. Karamihan nga sa mga pasyente natin, Ate May, na mayroong breast cancer, pag hindi mo unang tinignan yung kanilang lab test, hindi mo iisipin na may mga breast cancer. Kasi sila, hindi katulad ng iba na nagkikimo talaga. Opo. Makita mo, may takip yung ulo, nakakalbor. Ano sila, hindi malusog sila. Tsaka maganda yung ano nila, itsura nila talaga. Mm-hmm. Yun ang advantage sa atin. Kapag once na ongoing ho yung pag-inom ng ating mga natural medicine po na FDA approved, eh hindi mo mahahalata na, na kahit on nag-undergo sila ng chemotherapy, eh malakas pa rin sila. Mm-hmm. Kesa yun sa iba po, makikita nyo talaga hirap na sila. Matamlay. Minsan nga, matamlay. Oo. Tapos parang bagsak yung katawan. Hindi na sila yung ganun ka-active gaya po before. Ito kasing nire-reseta natin, ito yung Picure. Mm-hmm. Ito, hindi siya chemotherapy na kailangan lasunin ng pati yung mga good cells. Nadadamay. At hindi rin ito parang operasyon na tatanggalin yung bukol mo. Itong Picure kasi na to, ito ay tumutulong para labanan ang iyong cancer. Mm-hmm. At para labanan ng mga ang bukol na meron ka sa breast mo. So ito yung dalawang pinagkakaiba, no, yung conventional method or yung sinasabi natin minsan na makaluma or traditional. Mm-hmm. Dito tayo sa Picure, ito po yung mas modernong pamamaraan. Mm-hmm. So dito po sa conventional treatment, makikita natin yung hihiwain or tutusukin or kukunin yung buong breast, yung mismong breast, tatanggalin, tapos lalasunin yung katawan. Chemotherapy, ang ibig sabihin po niyan is chemo, lason. So lalasunin yung katawan in the hope na mapatay yung cancer cell. Pero yung side effect po niyan is mamamatay din yung normal cell, kaya naglalagas yung buhok, humihina yung pasyente. Bukod pa doon, Kuya Francis, meron pa radiation. Sunugin pa. Sobrang pahirap talaga yan sa pasyente. Yes. Hirap na hirap na yung katawan niya. Hirap na hirap pa yung bulsa niya. Yes, pati sa pamilya, syempre. Mm-hmm. Kahit sabihin mo may mag-sponsor niyan, mas mabigat pa rin yan. Mahihirap pa rin. Mm-hmm. Kaya marami mga pasyente na talagang umaayaw sa pagki-chemotherapy at radiation. So yan po yung traditional na pamamaraan. Ginagawa natin 'to, matagal na natin 'tong ginagawa nung huling dekada pa, bagong dekada na ngayon eh. Huling mga 1900s pa natin 'to ginagawa yung chemotherapy. Pero itong Picure po natin, hindi po ito lason. Kundi ito po ay isang herbal na gamot na all natural, FDA approved, na papatayin yung mga cancer cell. So maganda po ito, no? Ito po ang ating pag-uusapan para sa lahat po ng nakikinig. Malalaman nyo kung ano ang gagawin ng Picure para sa inyo. Picure, the world's most powerful natural antioxidant is here. Picure helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. Picure helps fight free radicals in the body, thus helps slows down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from luyang dilaw, and piperin, extracted from siling mahal. Picure, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide. Ang Picure, ito po ay may pinakamataas na antioxidant sa buong mundo na tumutulong upang labanan ng iba't ibang uri ng cancer tulad ng breast cancer. Ang Picure ay may kakayanan na it stop angiogenesis, kung saan tinutulungan nito na patayin yung ugat doon sa paligid ng bukol. And meron din isa, induces apoptosis. Yung sabi nga natin kanina,
yung mga cancer cells na mamatay without affecting good cells, no? Yung mga cells na nanatili siyang buhay. Kaya naman yung mga pasyente na mayroong breast cancer, pa-cure po ang kailangan ninyo at hindi nyo na kailangan pang magpa-chemotherapy or magpa-radiation. Opo, ang pa-cure po ay nagmula ho sa extract ng luyang dilaw at siling haba. Itong luyang dilaw po, kinuha lang natin yung kapakipakinabang, yung curcumin po na napakabisa panlaban sa cancer. At sa siling haba po, kinuha lang natin yung piperine na tutulong na palakasin ang effectivity ng curcumin. Kaya itong pa-cure po, napakaganda. Hindi na ninyo kailangan pong maglaga pa ng mga dahon-dahon dyan sa tabi-tabi at mamulot araw-araw. Ito po, nakakapsule na po, extracted form. Ibig sabihin, napakalakas na ang content nito panlaban sa cancer. Kaya po, maaari nating iwasan yung pagdulot ng mga komplikasyon at maging healthy po kayo at malakas kahit walang chemo and radiation. Mm-hmm. Ang Picura ay aprobado ng Philippine FDA, US FDA at German FDA. Tayo po ang kauna-unahang food supplement na naaprubahan sa bansang Germany para maging available sa kanilang mga butika. Kaya napakaganda po ng Picure, lalo na po sa mga pasyente mayroong bukol or cancer. Yan, maganda actually yung may FDA approval. Mm-hmm. Especially kung aprobado, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Mm-hmm. Kasi yung nangyayari po, kapag walang FDA approval, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan mo. Baka yung atay or liver, siya naman ay nasasaktan or nilalason or yung kidneys, di mo alam kung anong epekto ang nangyayari dyan. That's why dito ho tayo sa Picure, safe and effective. Isang dekada na po natin ginagamit yan, mula 2009 hanggang ngayon, 2020. Ginagamit po natin ang Picure. Libo-libo po ang gumagamit ng Picure everyday. Mga pasyente po natin yan. And then may mga resulta po sila. Mga ultrasound. Every 3 months natin pinapakuha yung ultrasound, no? Mula sa unang pag-apak sa ating opisina hanggang sa patuloy-tuloy na pag-inom nito. After 3 months, paulitin natin yan. Makikita yung progress. Yeah, Doon natin makikita yung size. Diba sabi nga natin, size, quality, quantity, diba? Mm-hmm. Makita natin, kung 5 yung bukol mo dati, ngayon 3 na lang. Uh-huh. Susunod na balik mo, 2 na lang. Susunod, wala na. Or yung hugis niya, maganda na, no? And then yung kung dati ay ang size niya is 3.5 or 5.5, makikita natin doon unti-unting lumiliit na mamatay yung bukol. Hanggang zero. Grabe. Pati yung sa blood test, yung CA15-3, CBC, imo-monitor natin yan every month po naman yung blood test. Kapag once na matataas yung CA15-3 ng pasyente natin, makikita nyo yung progress from 100, nagiging 80, 50, hanggang pasok ko sa 35. Nakakatuwa kasi mismong ang pasyente ay natututuhong magbasa ng mga laboratory, natuturuan natin sila. At syempre, kami sa Kaibigan sa Kalusugan, natutuwa kami kapag once ang mga pasyente natin ay gumagaling or nag-i-improve. Oo, meron niya tayong pasyente, meron siyang breast cyst, no? Sa left and right niya, merong 5 at 7 or 6 yata sa right at 5 sa left. Ang dami. Oo. Every 3 months nga, pinapacheck natin yan. Medyo madami din. At hindi naman siya ganun kalalaki. Pero ang pinakamalaking natatandaan ko, nasa 2 point something centimeter. So malaki. Okay. May malaki din talaga siya. Tapos after 3 months, minomonitor natin yung kanyang ultrasound. Nabawasan yung sa bandang kaliwa. Naging yung 7, naging 4 na lang. At yung 5 sa right niya, naging 2 na lang. Wow! So napaka tuwan-tuwa ang pasyente. Ilang buwan siya uminom ng Picure? 3 months. After 3 months. 3 months? Yun. Kasi yung iba maliliit lang eh. Maliliit lang. So madali talagang ano yun. Saka hindi naman, ang maganda doon, hindi siya mukhang cancerous. Pero yung pinakamalaking bukol doon, yung 2 centimeters, yun, medyo hindi magandang itsura niya. So, yun talagang binabantayan natin. Pero tuwan-tuwa siya kasi nabawasan. 3 months pa lang. Tapos ang ibang doctor niya sasabihin, sana po napunta yung ibang bukol. Oo, tinatanong nila. No. Pero bago siya magpunta sa atin, ang gusto ng doktor, operahan talaga siya at i-biopsy. So, nagpakuha siya ng second opinion sa atin. Napakinggan niya tayo sa programang Kaibigan sa Kalusugan. So, tuwan-tuwa ang pasyente after 3 months. Sana daw sa susunod, mabawasan ulit. After 3 months ulit, balik siya sa atin.
So maganda yun mga kaibigan. Ito po yung sinasabi natin, yung modernong pamamaraan. Nakaiwas, nakailag sa bala, no? maganda po talaga yan. Kasi ang operasyon, hindi mo yan marireverse. Once mabuksan yan, mahiwa ka, mahirap nang ibalik yan sa dati. Okay, so mga kaibigan, ang ating pie cure ay napaka-effective. Pwede mo ngang gamitin kahit isabay mo sa pagkikimo. Marami actually tayong mga nagtatanong, no, kung ang pie cure ba. Kasi naumpisahan na nila yung pagkikimo, tapos narinig tayo. So, ang tanong ng iba, pwede bang isabay? Pwede naman, pwede isabay yan. Marami rin tayong mga pasyente na nagkikimotherapy na, pero umiinom din ng pie cure na. Meron niyang pasyente sa atin, nagkikimo siya. Meron daw siyang classmate na nagkikimo din. bakit daw siya, pag nagkikimo sila, magkasabay sila nagkikimo, yung classmate niya, latang-lata after ng chemotherapy. Pero siya, bakit nakakapag-mall pa daw? Minsan siya lang mag-isa, pupunta dun sa ospital para magpa-chemotherapy. Kaya nasama na rin siya. Itinuro ngayon ng pasyente na yon na ang kaibigan sa kalusugan makakatulong sa kanya. Wow. Kasi kapag once na nag-ongoing ho sila ng chemotherapy, tapos inumpisahan nila yung pie cure po, hindi po ito sagabal. Kumbaga, mas maganda pa nga yung survival or yung result po kapag once na may chemo plus pie cure, mas maganda at mabilis yung kanilang improvement. Nito. Hindi na, yun nga, pinapalakas pati yung healthy cells kapag, kaya yung pasyente hindi ho parang latang-lata. Malakas pa rin sila, kaya meron silang protection panlaban para hindi ho lumawak pa yung affected na area ng kanilang cancer. Okay. And ang sinasabi din natin mga kaibigan, kung early detection, pwede pa natin maiwasan yung metastasis or yung pagkalat ng cancer cell mula sa breast. Pwede yan kumalat sa lungs, pwedeng kumalat sa liver, pwedeng kumalat sa buto. Maiwasan po natin yan through the use of our pie cure. Meron po tayong mga free health consultation sa maraming mga lugar na maaaring yung puntahan. At Atitin, ano yung number mo na pwedeng ma-text ng ating mga listener? Text lamang po sa 0919-003-0120. Ulitin ko po, 0919-003-0120. Kung kayo po ay magte-text, pakisabi ang pangalan, taga saan at ang inyong karamdaman. Ikaw ba ay may diabetes? Hinatulan ka ba ng habang buhay na mag-insulin? Magpunta sa ating free consultation sa Malolos City tuwing Martes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Unit 102, Phoenix Building, Fausta Road, Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Mula sa harapan ng Mitsubishi Motors at Robinsons Malolos, 100 meters papasok sa Fausta Road. Tuwing Martes ng umaga naman po, meron tayong free health consultation dyan sa Malolos, Bulacan. Hanapin nyo lamang po ang Robinsons Malolos. Ito po ay may katabing Mitsubishi Motors. Across the road, meron pong maliit na kalye dyan. Fausta Road po. Hanapin nyo po mga ilang hakbang, makikita nyo ang yellow-orange building. Makikita nyo ang sign ng kaibigan sa kalusugan. Every Tuesday morning po, magkita-kita po tayo dyan. Dapat mga 6:30, nandyan na po kayo. Okay, sa Malolos, Bulacan ho yan. Para po sa ibang mga lugar, ibang address, or kung hindi nasundan na ang ating address na ito, maaari mag-text kay Atitin, 0919-003-0120. So, pag-usapan naman po natin ngayon mga kaibigan, yung mga simptomas ng may breast cancer. So, mga simptomas or mararamdaman or makikita ng mga pasyente na may breast cancer. Unang-una na dito, syempre dapat merong bukol na nakakapa, no, sa breast. Minsan nga sabi natin, hindi lang isa, dalawa nakakapa, pero meron pa rin pala sa loob. Then yung iba naman, after nun, nagkakaroon na ng pain. No, masakit na yung kanilang breast, kumikirot na palagi yung breast, kaya nagpapakuha din ng ultrasound. Then minsan, dito lumalabas na kung medyo hindi na maganda yung klase ng bukol na nasa loob ng kanilang breast, minsan nagkakaroon na ng discoloration. Nangingitim na, tapos may mga lumalabas na blood, or fluids. Yan.
So mas maganda wag na natin hintayin na magkaroon ng mga ganyang sintomas, no? Kasi ayaw natin ng ganyan kapag ganyan ang itsura ng breast mo. Ibig sabihin talagang konting ano na lang, kumbaga, ang kulang na lang doon makonfirma na may breast cancer ka. Oo. Maraming pasyente sa atin pumupunta, nakikita natin talagang medyo na, pumutok na, no? May mga pimple na pumutok. Tapos medyo malapad na, minsan yung mga nipples nila nakabaligtad na, inverted nipples, hindi ho maganda. Huwag na natin abutin na lumala pa. Meron po tayong pasyente, bata pa siya, mga siguro early 19 pa lang. Ang sabi po niya, hindi niya po sinabi agad sa kanyang mga magulang na meron siya nakakapambukol. After mga 5 years, sa kanya pa sinabi kung kailan na ho, masakit na ito at namamaga na yung breast ng bata. So, hindi po maganda na ganun. Huwag nyo itago. Kahit mapabata man kayo or matanda, minsan mga matatanda dahil ayaw din nilang maging pabigat sa kanilang mga anak, hindi din nila sinasabi. Sasabihin na lang nila kapag yung hirap na hirap na sila. Mm-hmm. Mali ho yun. Dapat po sa umpisa pa lang na may makapa kayong bukol or para may kumikirot na something sa dede ninyo o di kaya sa tagilin sa kilikili, umaabot po kasi yan hanggang sa may kilikili natin. Magsabi ka agad kayo, magpakonsulta ka agad kayo, habulin agad natin yung paggamutan para hindi ho lumala ito. Okay, kasi it can also cause pain. Opo. Oo, tsaka discomfort, tsaka yung parang yung pride ng isang babae, no? Andyan yan, maapektuhan. Tsaka hindi po biro na, di ba, pag mastectomy, tatanggalin yung breast, for example, yes, isa lang. Siyempre, yung self-esteem ng babae, medyo maapektuhan ho talaga. Pero pag once na masave ho natin yung breast ninyo, left man yan or right, kailangan ho natin gawin yung paraan para po hindi ho ito maoperahan or maalis. Lalo na kung dalaga pa, no? Oo. Kaya kung meron kang nakakapang bukol or kahit wala kang nakakapa or ikaw ay nasa edad 30 anyos, subukan nyo pong magpa-ultrasound at kapag may nakita dyan na bukol, magpunta po kayo sa pinakamalapit na paggamutan. Kung ayaw nyo naman po magpa-opera or pa-biopsy, magpunta po sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan para sa second opinion. Okay. Mga kaibigan, oras na po para sa ating text quiz. Ito po ay ating papremyo sa inyo. So stay tuned. Sasabihin po natin yung ating tanong. Pfizer, the world's most powerful natural antioxidant is here. Pfizer helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. Pfizer helps fight free radicals in the body, thus helps slow down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from Luyang Dilaw, and piperin, extracted from Siling Mahal. Pfizer, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide. Mga kaibigan, oras na po para sa ating text quiz for today. Ang premyo po natin ay isang bote ng Pi-Cure na magagamit niyo po yan na approximately isang buwan, okay? Mga kaibigan, ito ang ating tanong. Magbigay ng dalawang simptomas, mga kaibigan, magbigay ng dalawang simptomas ng breast cancer na maaring labanan ng ating Pi-Cure. Magbigay ng dalawang simptomas ng breast cancer na maaring labanan ng ating Pi-Cure. I-text ang tamang sagot sa 0919-003-0120. Isama po ang inyong buong pangalan at address para maklaim ang inyong prize. 0919-003-0120. Paunahan po tayo, mga kaibigan. I-text ang tamang sagot with your name and address para ma-claim niyo po ang inyong prize. Ikaw ba ay may bukol sa breast? Nalaman ba na ikaw ay may breast cancer? Magpunta sa ating free consultation. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, tuwing Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, BP Building, Maharlika Highway, Kabanatuan City.
Nasa harapan ng Robinson's Kabanatuan makikita ang Bank of Commerce. Nasa second floor ng Bank of Commerce. Every Monday morning po, alas 7 hanggang alas 11 ng umaga, meron tayong free consultation na ginagawa sa Kabanatuan City. Ito po ay matatagpuan sa second floor BP Building, Maharlika Highway, Kabanatuan City. Kung alam nyo po yung Robinson's Kabanatuan, across the road, makikita nyo po doon Bank of Commerce. Nasa ikalawang palapag po ng Bank of Commerce, ang aning tanggapang kaibigan sa kalusugan. Every Monday morning, alas 7 po hanggang alas 11 ng umaga, ang ating free consultation doon. Sa Kabanatuan po yan every Monday. Alright, so patuloy po tayo mga kaibigan sa ating topic for today. Saan tayo ngayon, Ate May? Sa complications or mga komplikasyon. Ito po ang mangyayari kapag tulad ng ating nakwento, no? 19 years old, na-discover may bukol, tapos hinayaan ng 5 taon. So ito pong mga complications is kung na-discover mo na nga na may cancer ka, tapos wala kang ginawa or matagal na panahon na mag-progress. Ito po yung mangyayari. Opo, kadalasan isa sa mga komplikasyon pwede hong magkaroon ng infection or di kaya yung sa sugat sa breast, pwede magkaroon ng wound infection. Pag lumaganap yan or lumala, pwede hong syempre yung dugo umiikot yan sa ating katawan, sepsis po, no, yung infection kakalat. So hindi ho maganda yan. Dapat talaga hanggat may bukol, gagamutin, paliliitin hanggang matanggal ito. Huwag nating hayaan na may pumutok dyan o di kaya magkaroon ng umpisa ng pagsugat. Kasi hindi ho maganda yung wound healing kapag once na very active yung mga cancer cells natin. May time din po na kapag once na, syempre yung sa babae, gaya ng banggit natin kanina, pwedeng madepreso ang kababaihan na merong breast cancer. Pwede din ho siyang, kumbaga hindi na siya effective sa day-to-day na ginagawa niya. Kaya hindi ho dapat natin pabayaan ito. At ang pinakamalalang komplikasyon na pwedeng mangyari sa merong breast cancer, ito yung kumalat na sa ibang parte ng organ natin. No, kapag ka may breast cancer ka, at nalaman mo na may bukol ka, pinabayaan mo, hanggang nakita mo na yung mga simptomas na pwedeng meron kang breast cancer, hindi mo sinabi, lumala na siya, hanggang sa huli, makita mo, meron ka na pala sa ibang parte ng organ. Oo, yung sa lung, sa bone, liver. Sa liver, pwede pong kumalat doon. At saka, ano na yun, kumbaga, stage 4 na yun, metastasis na po. Mm-hmm. So, hindi lang breast cancer ang gagamutin natin doon, medyo malawak-lawak na po kasi gagamutin na natin yung other organs na affected. So, sana po matulungan natin kayo sa kaibigan sa kalusugan. Mm-mm. Ayaw po natin na umabot sana tayo sa pinakamalalang karamdaman ng breast cancer. Ito yung stage 4. Ayaw natin na lumala ang iyong karamdaman. Kaya malaking tulong kung kayo po mismo ang magsisimula. No, hindi naman po pwedeng hanapin po namin kayo na meron kayong kung sino sa inyo ang merong breast cyst para po hindi po maging hindi na yan lumala. Kailangan po kayo po ang pupunta sa pinakamalapit na paggamutan para mabigyan kayo ng tamang payo at matulungan kayo. O kaya naman, para kung gusto nyo ng pangalawang opinion, magpunta sa mga tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. Lahat po kayo, kahit po hindi cancer, kahit hindi kahit wala kayong bukol, welcome na welcome po kayo sa mga consultation natin. Buti na banggit mo yan, Ate Ann, na kahit hindi cancer, welcome sa ating tanggap. Baka kasi akala ng mga first time listener natin na cancer lang yung kaya nating gamutin. Hindi po, kahit po sakit sa atay, sakit sa bato, may diabetes, nagda-dialysis, grabe, kaya natin yan. Also, yung mga side effect ng pagkikimo is yung atay na lalason. So, sinasabay din natin dyan yung Samba Cure Plus. Para malinis yung atay, detoxification and cleansing. Marami tayong pinag-usapan mga kaibigan. Kung nalilito, hindi na masundan yung ating pinag-usapan, magpunta na lang sa ating tanggapan. May health lecture doon. Pwede po magtanong ng question. Tapos may one-on-one free health consultation. So, paalala po mga kaibigan, sabay ng pag-inom ng ating Picure, sabay ng pag-inom ng ating mga herbal medicine, is yung mga precaution, mga dapat mong iwasan na pagkain. Kasi po, may progress tayo sa pag-inom ng gamot. Pero kung kakain pa rin ng mga pinagbabawal na pagkain, para kang nag-cha-cha-cha. Ano yan? Dalawang hakbang paharap, tas isang hakbang patras. Parang ganyan po yung mangyayari kung hindi po natin susundan yung itong mga
precaution. Unang-una na, kung ikaw ay may breast cancer, umiwas ka na sa mga pinagbabawal namin dito ha. Wala po kayong karne. Any kind of karne. Pork, beef, chicken, egg. Kahit sabihin nyo yung egg is organic pa siya, or yung mga native na nalit na baboy, ano, bawal pa rin po yan, ha? Pork, beef, chicken, egg. Then, isama na natin dito yung mga masasarap na kinakain pagka-almusal, yung mga processed food. Tocino, langgonisa, hotdog, noodles, mga dilata na yan. Bawal po yan sa mga mayroong cancer o mga junk food. Bawal po yan. Tama. Kailangan iiwasan nila yan. Kasi kalahati ng gamutan natin dito sa Kaibigan sa Kalusugan, ikaw ang gagawa. No, tayo, ibibigay natin yung tamang gamot, yung reseta, kung paano yung tamang advice, yung payo natin sa kanila. Pero dapat, kailangan, tutulungan mo din ang sarili mo. Hindi po kami ang magda-diet para sa inyo. Kailangan po sumunod sa mga pinagbabawal namin. Tsaka hindi lang po isa ang gumaling sa Kaibigan, Kaibigan sa Kalusugan. Libo-libo na pong gumaling dito. Isa na po sa breast cancer. Napakarami na po yung mga pasyenteng malalaki ang mga sugat sa breast at unti-unti ito natutuyo at yung bukol nila lumiliit at nawawala. Hindi po imposible yon. Kapag tulungan na lang po tayo, gawin natin yung parte ninyo, parte namin sa Kaibigan sa Kalusugan, magkakaroon po ng magandang resulta at mas marami po tayong matutulungan na gumaling. Meron tayong pasyente, Ate May, sa Ortigas, ha? Nagpunta siya sa ating tanggapan kasi may mga nakakapas siyang bukol. Nung nagpa-ultrasound siya, nakita dun sa ultrasound na BI-RADS 6 na siya. BI-RADS 6, di ba sabi natin kanina, ayaw natin yon. 100% yun ay malignant, confirmed na cancerous. So, ayaw niya ngayon magpa-biopsy, ayaw niya magpa-radiation kasi ayaw daw niyang malugas ang kanyang buhok. So, nagpunta siya sa ating tanggapan. After taking ng pie cure and moringa cure sa kanya, no, yung kanyang, naging matagal din ang kanyang gamutan kasi cancerous na talaga. No? Pero after year na nagagamot siya sa ating tanggapan, yung BI-RADS 6 niya, zero na lang ngayon. BI-RADS 1 na lang ngayon. Wow! Galing. Napaka-importante talaga na sumusunod ang mga pasyente sa mga pinagbabawal natin. Mm-hmm. Napakalaking tulong. Hindi pwedeng wag na kayong magdahilan. Wag na kayong mag ano na lang ang kakainin ko. Kung gusto mong gumaling sa cancer mo, maraming paraan. Maraming paraan. Susunod kayo sa lahat ng pagbabawal natin, tamang gamot, at syempre sasabayan nyo ng maraming dasal. Pero kung ayaw mo namang gumaling at gusto mo na lang na hayaan yung iyong karamdaman, kainin nyo po lahat ng mga sinabi naming pinagbabawal sa cancer. Mm-hmm. Tsaka yung mga pasyente natin, palagi natin sinasabi sa kanila na wala tayong magic. Mm-hmm. No, na sa isa, dalawa, tatlong buwan na gamutan sa atin, igagaling na sila kaagad. So wala po tayong magic. Kailangan po matyaga. Pagtsatsagaan natin, susunod sa mga sinasabi po namin. Naalala ko lang yung pasyente natin, no? Meron din tayong pasyente. Ito naman, hindi naman siya breast cancer, pero isa ding klase ng cancer sa kababaihan. Cervical cancer. So napakatagal na niya nagpapagamot sa ating tanggapan, no? Sabi pa, may taning ng kanyang buhay. Binigyan na siya na 6 months na lang. Pero hanggang ngayon, 2 years na yata siyang nagpapagamot sa atin, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Wow! So, nalampasan niyang taning niya. Oo, marami tayong mga pasyente na ganyan. Nung bago pa lang ako sa Kaibigan sa Kalusugan, meron tayong pasyente sa Cubao. Ang sabi po sa kanya, meron daw siyang 4 na klase na cancer. E di, ako po baguhan lang. Syempre ako natakot ako para sa pasyente. Pero unti-unti po habang tumatagal, nakikita ho natin yung improvement. Sinasabihan ho siya ni Mr. Richard Nixon Gomez po na yung 4 na cancer niya, 3 na lang. Bandang huli, naging 2 na lang. Bandang huli, 1 na lang daw. Tapos, konting-konte na lang, normal na. E di pati ako natutuwa kasi nababalitaan ko din kasi na-observe namin mga pasyente every now and then. Tapos, sa nangyari po, yun, may tanning ho yun na sabi sa kanya, 3 buwan na lang din daw. Yung ang ginawa ho ng pasyente mismo, yung kanyang mga, mga testamento, yung mga pamana niya, pamigay niya na daw, sabi ng doktor sa kanya. Ayan, sabi ng pasyente, syempre, nalugmok, na-depress siya kasi may sakit siya. Pero nung nasa atin siya sa Kaibigan sa Kalusugan, biglang napihit niya lang ho yung kanyang radyo sa Kaibigan sa Kalusugan. Nag-U-turn na ho siya ng Cubao at nagpagamot sa Kaibigan sa Kalusugan. Hanggang yun, naging maganda yung result niya. So, napakalaking bagay po na maging marami tayong kaalaman, lalo na sa Kalusugan. At huwag ho tayong magmamadali.
maghanap po tayo ng pinakamaganda na tanggapan o saan kayo magpapacheck up. Isa na doon ang kaibigan sa kalusugan. Sana po pumunta kayo. Huwag na kayo magdalawang isip. Huwag na kayong makinig lang sa radyo. Pumunta kayo ng personal sa ating matanggapan. Oh, saka Ate May, ayaw natin na mawalan talaga ng mga pag-asa ang mga pasyente natin. Tayo talagang pinapalakas natin ang loob nila. Napakalaking tulong nung maging positive ka. No? Habang may buhay, may pag-asa. Ayaw natin na hanggang 6 months na lang daw ako, anong gagawin mo? Magmumukmuka na lang. Mm-hmm. E di yung 6 months mo, naging 3 months na lang. Diba? Mas mapapadali. Oo. Kaya sa mga nakikinig po sa atin ngayong umagang ito, kung kayo po ay may karamdaman, hindi lang po tungkol sa cancer, kung kayo po ay may diabetes, nagda-dialysis, may kidney diseases or liver diseases, magpunta po kayo sa aming pinakamalapit na tanggapan. I-text nyo lamang po ako si Ate Tin sa 0919-003-0120. Ulitin ko po, 0919-003-0120. Kung kayo po ay magte-text, pakisabi ang pangalan, taga saan at ang inyong karamdaman. Ikaw ba ay may problema sa baga? May impaisema, COPD, asthma, o mga bukol sa baga? Magpunta sa ating free consultation. Sa Cubao, Quezon City, tuwing Miyerkules, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, corner Arnapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora, facing Marikina, makikita ang Crest Building, katabi ng Cubao Elementary School, nasa ibabaw ng Mang Inasal. Para po sa mga pasyente nating malapit sa Cubao Branch, meron po tayo libreng konsultasyon tuwing Miyerkules ng umaga. Alas 7 na umaga hanggang alas 11 na umaga. Hanapin nyo po along Cubao Aurora, corner Annapolis Street, huling-huling kanto bago mag-edsa sa bandang kanan, hanapin ang Cubao Elementary School. Katabi nito may Crest Building. Nasa ibabaw po tayo ng Mang Inasal. Kaibigan sa kalusugan, Cubao Branch libreng konsultasyon. Okay, sa Cubao Quezon City po yan, every Wednesday ng umaga. Makikita niyo po si Mr. Richard Nixon Gomez doon. Siya po ang ating inventor and scientist ng PyCure. 10 years na po natin ginagamit ang PyCure. Libo-libo na po ang gumaling. Libo-libo po ang gumagamit ng ating PyCure everyday. Ito po ay FDA approved sa bansang Philippines, bansang USA, and bansang Germany. Kauna-unahang Filipino food supplement na napurbahan na ibenta over the counter dyan sa bansang Germany. So napaka-safe, napaka-effective. Kung nais niyo pong gumaling at makaiwas sa pagkikimo, pagra-radiation at makaiwas sa operasyon, gamitin niyo po ang ating PyCure. Hanapin ang pinakamalapit na tanggapan sa inyong lugar. Ito po ang winner natin sa text quiz for today. Ang tanong po natin is magbigay ng 2 simptomas ng breast cancer. Ang winner po natin, ito ang kanyang sagot. Una, may bukol sa breast. Pangalawa is kumikirot ang breast. So maraming salamat from Paumbong, Bulacan. Congratulations kay Miss Maricel de la Cruz. Kay Miss Maricel de la Cruz from Paumbong, Bulacan, maraming salamat and congratulations. Meron ho kayong isang bote ng PyCure. Makipag-coordinate po kay Ate Tin para maklaim ang inyong prize. Alright, may mga gusto pa tayong sabihin or batiin bago tayo mamaalam sa ating listeners. Maraming salamat po sa isang oras po ninyo na pakikinig sa ating programang Kaibigan sa Kalusugan. Sana po huwag nyo na pong hintayin na umabot pa sa malalang karamdaman. Kung meron po kayong breast cancer o meron kayong breast cyst, huwag nyo na pong hintayin umabot ito. Magkomplikasyon pa sa iba't ibang parte ng inyong katawan. Magpunta na po sa mga tanggapan ng Kaibigan sa Kalusugan. Ako po si Ate Ann. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa amin ngayong umagang ito. Sana po ay hindi ba, huwag kayong mawala ng pag-asa sa mga nararamdaman ninyo kung kayo man ay mayroong mga karamdaman. Magpunta po sa aming free health consultation na sinasagawa sa iba't ibang areas. I-text lamang po ako si Ate Tin at ituturo ko po sa inyo yung mga address na kailangan ninyong puntahan. Maraming salamat po sa inyo. Ako po muli, si Ate Tin, ang inyong kaibigan sa kalusugan. Ako po si Ate Win ng Kaibigan sa Kalusugan Family Edition. Mga mahal naming listeners, sana po'y pumunta kayo sa mga libreng konsultasyon natin at sana po'y huwag niyo palagpasin ang pagkakataon na sana'y matulungan namin kayo sa Kaibigan sa Kalusugan.
Okay, ako po si Kuya Francis. Maraming salamat mga kaibigan. Alam ko po marami tayong natutunan and marami dyan sa mga nakinig ay pupunta sa ating tanggapan para magpagamot ng ating gamit ng ating Picure. So para sa karagdagang katanungan or kung nais magpunta sa ating mga tanggapan, mag-text kay Atitin sa 0919-003-0120, 0919-003-0120. Hanapin niyo po si Atitin, sabihin niyo po ang inyong buong pangalan, tagasan at ano ang inyong katanungan or karamdaman. Next week po muli, dito pa rin sa DZXL 558, Kaibigan sa Kalusugan Family Edition sa Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ako po si Kuya Francis, kasama si Ate Ann, Ate Tin, and Ate May. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan.